Hi mga kasmorgs! Smorgasbord Pinay na naman po ito! Hi mga kasmorgs! Smorgasbord Pinay na naman po ito! Wow! Mga kasmorgs! Smorgasbord Pinay na naman po ito! Ayan, meron naman po tayong panibagong vlog mga kasmorgs! Bago na naman tayo pumasok, yun na naman ang ating gagawin na naman ngayong araw. So, actually, na matagal ko na itong niluto, ngayon ko lang po i-upload. Pero maiiba naman ng konti dahil lalagyan natin ng konting trivia. Kung anong nga po pala yun, yung po ay isang chicken cordon bleu. Yung mga hindi pa po nakakaalam, pwede po nyo panoorin itong vlog na ito. At saka, bakit po ito kakaiba? Dahil niluto ko po dito sa Saudi Arabia. Alam nyo naman, napakahirap magluto dito, lalong-lalo na kung hindi naman tayo allowed o kaya pinapayagan, pero ang hirap lumabas dahil nga ang hirap paghanap ng mga ingredients dahil nandito tayo sa isang bansa na hindi naman lahat na ingredients na meron dito sa Saudi Arabia ay meron din. Na kung ano man yung meron sa Pilipinas ay meron din naman dito sa Saudi Arabia. Ayan, magkakaroon tayo ng konting trivia tungkol nga pala dito sa chicken cordon bleu. Bali, saan nga po pala nag-umpisa yung salitang cordon bleu or chicken cordon bleu? Actually, nag-research po tayo. Ang una nating nakita yung sinasabing ville Kiev. Ang ville Kiev ay isang French na dish na merong ville, syempre, tapos meron siyang breadcrumbs. So, nilalagyan siya ng, pwede siyang i-pan-fried, bake, or fried, yun. And then, bakit nga ba tinawag na cordon bleu at bakit in-associate doon? So, yung cordon bleu, ibig sabihin ay blue ribbon. Blue ribbon dahil ito yung pinakamataas na highest order of knighthood dito sa French. Dito sa Paris or France in general. Dahil nung unang panahon si King Henry III, kung hindi ako nagkakamali, ay tinawag niya kanya yung kanyang highest order of knighthood na cordon bleu. So, in-associate, dahil ito yung highest order or highest standard, in-associate ito dun sa mga chefs or outstanding cooks as cordon bleu. So, ibig sabihin, pag nagluto ka ng chicken cordon bleu, ay isang isang highest standard ng recipe ang chicken cordon bleu. Kiev. So, merong isang origin na sinasabi na nakita ko din na in-research ko, yung galing sa Brieg, Switzerland. Ville Schnitzel. Ibig sabihin, mas malapit-lapit po kasi ito, itong word na to na doon compared dun sa Ville Kiev kaysa dito sa Ville Schnitzel. Kasi yung ingredients po nito ay katulad na katulad. Ano ba yung mga ingredients? Andiyan yung chicken, andiyan yung ham, andyan yung cheese, and then ikinukot sa eggs and breadcrumbs. And then, diba syempre may konting flour din doon na nilalagay. So, katulad na katulad. So, later on, actually mga late 1800s or 1500s pa ito na-discover. So, hindi naman ito na-put into writing. So, later na lang ito, 1950s, 60s, or late 1940s, saka lang na-discovered yung word na chicken cordon bleu. Dahil hindi naman lahat kumakain ng bills, so, iginawa nila into chicken, yung cordon bleu na recipe. So, merong pang ibang mga varieties. Pwede rin pork, pwede rin beef, yung mga nakikita natin. At saka meron ding mga magkakatulad na recipe na ganito. Actually, inuumit lang yung cheese, saka yung ham. Actually, tapos nilalagyan rin nila ng mushrooms yung iba. Pero pwede rin, parang katulad rin siya kung mga nakakakain din ng tonkatsu, diba? Tonkatsu yung Japanese na parang crunchy, diba? Ganon din yung pagkakaluto. Pwede rin escalope. E-S-C-A-L-O-P-E. Kasi ito sa Saudi Arabia, madalas pag sinasabing breaded chicken, breaded walang pork, breaded beef, breaded veal, yung tawag nila escalope. Sa Japanese naman, tonkatsu. Diba? So marami tayo na dagdag na kaalaman patungkol sa
chicken cordon bleu. So, baliktad muna tayo sa pagluluto. Ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko na version ko ng chicken cordon bleu. So, ayun lang mga kasmorgs. Huwag muna kayong umalis dahil kung gusto nyo matuto, aside from the origin and konting trivia about chicken cordon bleu, so, eto na mga kasmorgs, pasok na ang aking recipe. So, hanggang dulo, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification. So, ito na po yung aking recipe. Nood na po. Ayan po, magagawa na po tayo ng aking version ng chicken cordon bleu. Ayan, gagamit po tayo ng chicken breast fillet. Around 400 to 500 grams po ang ating gagamiting chicken fillet. Tapos, meron po tayong dalawang itlog na gagamitin pang coat po mamaya sa ating ginawang chicken cordon bleu. Tapos, meron po tayong bowl. At meron tayong mantika. Konting-konti lang na mantika. At yung ating asin. At next naman ang ating ground black pepper. At ang ating pamukpok o yung tinatawag na meat tenderizer. At ang ating ham or beef mortadella. At yung ating next naman ay ang ating breadcrumbs na ginawa ko po nung nakaraang araw. Bukod pa po sa ating ingredients na nabanggit kanina, meron po akong gagamiting cheese. Cheddar cheese po. Dahil yan po lang po ang available sa atin. Pero pwede rin po tayo sa Philippines gumagamit ng Eden, mga crap, or kahit anong cheddar cheese. Ayan. Tapos tatanggalin ko na po sa lata at hihiwa-hiwain. Next procedure ay ibabati natin ang ating dalawang itlog sa ating lalagyan. At titimplahan ng asin at babatihin muna ng saglit. Ayan. Next naman ay meron tayong harina. Lalagay natin sa ating plato dahil dyan natin iro-roll yung ating cordon bleu. Set aside muna natin yung ating mga paggugulungan ng ating ginawang cordon bleu. Titimplahan muna natin yung ating chicken breast fillet. Hiwain mo, pero bago yun, syempre kailangan natin munang hiwain ng maninipis. Yung tinatawag na butterfly cut. Ayan. Ayan, ganyan po kanipis yan. Tapos, gagamitan po natin yung ating meat tenderizer. Isa-isa po natin tutok-tokin yung ating mga chicken breast fillet para po lumambot at para mas lumapad pa. Kasi kailangan natin ng mas manipis na chicken breast fillet. So, gagawin natin to sa lahat ng ating mga hiniwang butterfly cut na chicken breast fillet. Ayan, pagkatapos nating magtuktok ng ating chicken breast fillet, ay kinakailangan namang timplahan natin ng asin at paminta. At meron pong sumisilip sa likod ko. Pagpasensya nyo na gustong sumali sa aking vlog kanina. Ayan. Ayan, babalik-balik na rin natin. At medyo kailangan nating himas-himasin ng bahagya yung ating chicken breast fillet. So, dagdagan rin po natin. Harap at likod po ay titimplahan natin. Pero iwasan lamang pong umalat. Kailangan lang, dahil yung ating ham ay medyo maalat na po yan. Ayan. So, next nating gagawin, ayan, tintok-tok ko pa rin ulit. Dahil gusto ko po ay malapad-lapad pa. So,
So, next naman ay kukuha tayo ng ating ham or beef mortadella. Bahala na po kayo, pero dito wala po kasing ham dahil yun po ay gawa sa baboy. So, meron po ditong tinatawag na beef mortadella or chicken mortadella. Depende na po sa inyo yun. Ngayon, hinati ko po sa kalahati para mas madali po ang pagbabalot. So, gawin nyo po ito sa lahat ng inyong breast fillet, chicken breast fillet. Tapos po ay meron po tayong panibagong step na naman. So pagkatapos nating malagyan ng hiniwa nating mortadella, ay lalagyan naman natin ng ating in-slice na cheese. Depende po sa inyo yon kung gano'ng karami or kalaki yung inyong ilalagay na cheese. Ako ginawa ko kasi mahirap pong hiwain yan, slice. Ginawa ko, ibinrake ko na lang po into small pieces. Para po mas madali po yung ating pagrorolyo. Kasi po nakalata po yung aking kinuha at hindi po uniform or pare-pareho ang pagkakahiwa. Next na ipapakita ko sa inyo yung pagbabalot gamit lamang ang ating cling wrap. Pero mas madali po kung ang ginawa ko dyan ay imbis na cling wrap ay gagawin ko po sa aluminum foil. Babalutin ko po ng maigi para po pag niluto natin ay hindi po lalabas yung ating palaman. Pakita po ko po sa inyo yung dalawang paraan ng pagbalot ng chicken cordon bleu. Ayan po yung una, yung ating cling wrap o yung plastic wrap. At yung ikalawa naman po ay meron po akong kinat na o hiniwa-hiwang aluminum foil. Ayan. Pero mas ang ginawa ko, mas madali po yung aluminum foil. Binalot ko po ng maigi dyan. At saka nilagyan ko pa po pala ng toothpick yung edges para po siguradong mag-sealed po yung ating chicken cordon bleu. Gawin po to sa lahat ng inyong staff na chicken cordon bleu hanggang tuluyang mabalot lahat. Ayan, nakabalot na po siya lahat. Ang gagawin natin ay ilalagay pa po muna natin sa freezer dahil hindi pa po natin yan pwedeng lutuin. Bakit kailangan pong i-fridge? Dahil para po hindi magkahiwa-hiwala yung ating ginawang cordon bleu. At bago po iluluto, kailangan po munang ilabas, ilagay muna sa fridge sa down portion ng ating rep para naman hindi na kinakailangan ito at hindi mawala yung lasa or minarinate natin na chicken cordon bleu. Ayan, inalis na natin sa freezer or sa fridge yung ating cordon bleu. Malambot na po yan at pwede na po nating i-coat ng ating 3 important ingredients para sa paggawa ng ating recipe na ito. Ito naman yung gagamitin nating pang-coating. Meron tayong breadcrumbs, harina, itlog. Ayan, tatlong ingredients lang para i-coat yung ating cordon bleu. Na ang ating chicken cordon bleu. Alalay lamang po ang pagluluto niyan, mga kasmorgs, para po hindi po masunog. Ayan, dahil kinakailangang luto po ang ating manok. Ayan, natapos na naman ang ating panibagong vlog. Maraming salamat po sa mga hindi pa nakakapanood, nakakasubscribe ng aking channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification for more of my future videos. So, ayan lang. Maraming salamat. Papasok na po ako. Bye-bye! God bless everyone. Mwah, mwah, mwah!